Hi guys, kumusta mga ka-OFWs? Ingat po tayo palagi sa alam naman natin ngayon no, na yun nga yung pandemic. Ingat po tayo lahat guys. Sana uwi tayo sa ating mga pamilya sa Pilipinas na buo. Kung paano tayo umalis, sana ganun din po pag-uwi natin sa Pilipinas. Guys, gusto ko lang po i-share sa inyo yung experience ko, yung first time ako nag-abroad. Okay, so first time na yung mga nasa Pilipinas ngayon na gusto mag-abroad, okay, sana po ay panoorin nyo itong video ko, i-share ko lang po sa inyo. Alam nyo, first time ko nag-abroad, nagsambunutan kami ng amo ko guys. Oh, kasi panoorin nyo to guys. madami po talagang kumbaga, kung first time ka sa abroad, kumbaga ang dami mong kalaban guys. Yung una-una dyan yung homesick, okay, tsaka yung nasa paligid mo, yung mga bago mong amo, mga bata, mga alaga mo, or ano, yung mga trabaho mo araw-araw. Okay, so tsaka yung pamilya mo na iwan sa Pilipinas, yung nang iniisip mo. So ang hirap po talaga guys. So yung mga gusto mag-abroad, sana po guys, yung mga first timer, isipin yung 100 times or million times bago kayo mag-decide na mag-abroad, kasi hindi po meron talaga mag-abroad sa totoo lang. Kaya nga dati nung ate ko, nasa una siya na abroad sa akin sa Kuwait, ayaw na ayaw niya ako mag-abroad, kasi sabi niya sobrang hirap talaga, sobrang hirap dito sa abroad yun. Pero hindi ako nakinig sa kanya, kasi yun nga, syempre pag may ano na tayo, yung mga may pangarap tayo sa buhay, kailangan hanap tayo ng paraan no, na makuha natin yun. So hindi ko pinakinggan yung ate ko, kaya umalis din ako. So ngayon pagdating ko sa Kuwait, sa totoo lang guys, yung amo ko sobrang maarte, sobra siya. Biro nyo naman guys, every Thursday, kasi yun yung holiday nila, kaya bukasan holiday na doon. So every Thursday talagang inaanuhan ng tubig yung bahay niya, buong bahay, yung mga sahig, yung lahat ng mga ano. Saka ano siya, yung sobrang maarte yung amo, kumbaga kahit nandyan siya naglilinis ka, sinusundan niya yung trabaho ko. So siguro napuno na ako guys. After a few months na ginaganyan niya ako, talagang sinambunutan ko siya guys. Talagang hindi ko na matiis yung, hindi naman niya ako sinisigawan. Actually mabait yung ano ko, pero yun nga lang, sobrang maarte lang talaga siya sa alikabok. Actually alam naman natin sa Kuwait na sobrang alikabok talaga dyan no. So sobrang maarte siya yung amo ko. Never siya na, kumbaga, hindi niya ako na sinisigawan. Kumbaga, utusan niya lang ako, gawin mo to, ganyan. Kasi, edukada po yung amo ko. Hindi po siya tulad yung mga stupida na basta lang manigaw-nigaw sa mga katulong. Hindi po siya ganyan. Pero yun nga lang, napuno lang talaga ako sa ugali niya na lahat ng ginagawa ko. Chine-check niya, chine-check niya lahat ng mga corners, kung yung mga lamisa, kung may alikabok pa. Eh, parang nakakapuno na siya. Kaya alam nyo, talaga sinambunutan ko talaga yung amo ko, guys. Alam nyo, sa totoo lang, kung ano tawag dito, mga OFW, alam nyo, dapat matapang tayo. Kailangan natin ipaglaban yung sarili natin, kasi actually yung mga pamilya natin sa Pilipinas na maiwan, hindi sila makakatulong sa atin. Tayo lang din guys, tayo lang makakatulong sa sarili natin. So kailangan, kung OF, tinatawag kang OFW, dapat matapang ka guys. Kaya mo ipaglaban yung sarili mo. Okay, kaya mo ipaglaban yung homesick. My God, naiiyak ako kasi yung mga kababayan natin, yung mga OFWs na umuwi na namatay, yung umuwi sila na nakakabaong, nakakalungkot, kasi hindi nila kayang ipaglaban yung karapatan nila guys. Yung, kasi ang dami pong minamaltrato ng mga OFWs. So, nakakalungkot kasi
hindi nila kayang, hindi nila na ipaglaban yung sarili nila. Sa totoo lang, dami po talagang minamaltrato lalo dito sa, ano, sa Middle East. So, nakakaiyak, nakakalungkot kasi bilang isang OFW, lahat tayo may pangarap, lahat tayo nangarap na pag-uwi natin sa Pilipinas, buo pa rin tayo. And ganun, so, sana yung mga nagbabalakro na mag-abroad ngayon, guys, isipin nyo mabuti kung sa Middle East kayo, lalo pag sa Saudi kayo mapunta na po. Ako, sobrang mahirap doon kasi ang layo-layo po ng embassy natin doon. At saka alam nyo guys, yung agency, sinasabi lang nila na pag hindi mo kaya sa amo mo, ganun, pwede kang balik. No, hindi po. Hayaan nila hanggat hindi ka ibalik ng amo mo, hindi ka nila kukunin. Yun ang mga ano ng agency kasi nakuha na po nila yung bayad ng amo, kaya bahala ka na sa buhay mo dyan sa amo mo. 2 years po ang kontrata guys. So, pag-isipan po natin mabuti at saka pagdasal po natin kung yung mga hindi pa po nakapag-abroad, no, pag-isipan natin million times kung ano po yung madatna natin doon sa abroad. Okay, so i-share ko lang yung naranasan ko kasi siguro naman na hindi ko lang ano ako sa 100 OFW, siguro ako lang nakagawa ng ganito sa amo ko na sinambunutan ko siya. So, actually, swerte pa rin ako kasi hindi nila ako pinakulong. Kasi nga, ano naman, mga edukado naman po yung pamilya ng amo ko. Wala silang, kumbaga, ginausap nila yung amo ko na baka naman may ginagawa siya masama sa akin, ganun. So, kinausap lang nila ako. Tsaka guys, alam mo kahit ano gawin ko, anong sabihin ko sa agency ko na babalik ako, hindi nila ako kinuha talaga. So, tiniis ko yung 2 years na yun na matapos yung kontrakta ko dito doon sa amo ko na yun na sinambunutan ko. Tiniis ko pa rin siya. Tsaka, umaga, simula noong nasambunutan ko na siya, bumait na siya, hindi na po siya hindi na niya sinusundan yung trabaho ko. Pinababayaan na lang niya ako. Hanggang natapos ko po yung 2 years. Okay, so, yung mga nagbabalak maging OFW, guys. Pagdasal ninyo na sana mabait yung mapuntahan ninyo yung amo. Tsaka nga pala guys, pag sa Arab country, yung mga bata nandudura po sila. Mga bata na mga Arabo nandudura po sila guys. Kaya dapat baon kayo ng napakahabang pasensya guys. Napakahabang pasensya sa mga amo kasi madami po tayong mga pakisimahan pag may ibang lahi pa na ano, mga katulong magkasama mo, isa pa yung pakasamahan mo pa din yun guys. So sana po ingat po tayo lahat at saka kaya natin yung paglaban yung sarili natin as OFW. Okay, so yun lang po guys at maraming salamat sa panonood. Sana po ay i-share ninyo sa inyong mga friends itong video ko na ito na sana ay makakatulong at makapag-isip-isip kayo lahat guys. Makakapag-isip-isip kayo bago kayo mag-abroad. At saka nga pala, bago ninyo ibigay sa agency yung passport ninyo, sana man lang mag-photocopy kayo guys. Kasi alam nyo, pagdating dito sa abroad, lalo pag local yung amo nyo, hindi nila ibibigay sa, hindi nyo mahawakan yung passport ninyo guys. So, kailangan may kopya kayo lahat. Okay, so yun lang po at maraming salamat sa panonood. Sana bago pa kayo sa aking channel, sana po ay i-subscribe ninyo itong aking YouTube channel at saka like and share po. Thank you so much and have a nice day.